Hindi pa raw tapos ang laban para bigyan ng mas malaking budget ang Commission on Human Rights kasunod ng pagbibigay sa kanila ng Kamara ng 1,000 pisong budget. Nangako ang ilang senador na ipaglalaban ang budget ng komisyon. Balita hati ni Maki Pulido. Hanggang saan aabot ang 1,000 pesos mo? Yan ang problemang kinakaharap ngayon ng Commission on Human Rights dahil yan lang inila ang budget sa kanila ngayong taon ng Kamara. 1.7 billion pesos talaga ang hinihinging budget ng CHR para sa taong 2018. Gayunman, 649.5 million pesos lang ang iminungkahi ng DBM na budget para sa CHR. Mas mababa pa sa kasalukuyang budget para sa taong ito na 749.3 million pesos. Pero nang sumalang na sa plenaryo sa Kamara, inakusahan ni One Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na namimili ang komisyon ng mga kasong aaksyunan. Sinabi rin niyang hindi raw legal ang pagkakalikha sa CHR dahil anya'y nilikha lamang ito sa pamamagitan ng isang executive order ni Pangulong Cory Aquino at hindi ng isang batas na ipinasa ng Kongreso. Sir Speaker, Your Honor, how can we appropriate budget to an agency which has not been validly created? I move that we should assign a 1,000 peso budget to the CHR. Ang resulta ng botohan sa motion na yan, 119 ang pabor, 32 lang ang kontra. Umani ng katakot-takot na batikos ang ginawang yan ng Kamara. Si UN Special Rapporteur Agnes Calamard tinawag na reprehensible and unconscionable o kamuhi-muhi at walang kapatawaran ang nangyari. Sabi naman ng international group na Human Rights Watch, bahagi raw ito ng pagtatangka ng Administrasyong Duterte na pigilan ang pagpuna sa mga pang-aabuso, partikular sa madugo nitong giyera kontra droga. Si Vice President Lenny Robredo dismayado at nabahala raw sa naging desisyon ng Kamara. Anya, parang pagbuwag na rin daw ito mismo sa CHR. Nagbabadya rin daw ito ng kawalan ng respeto sa saligang batas at karapatang pantao na kapwa banta sa demokrasya. Nakababahala raw ang mensahe ng pagpilay sa ehensyang dapat ay nagpapatibay sa mga karapatan ng Pilipino, lalo na sa konteksto ng laganap na karahasan at patayan. Nakasaad pa naman daw sa konstitusyon na dapat manatiling prioridad ang pagtatanggol sa karapatang pantao, lalo na ng mga mahihirap at walang kapangyarihan. Pero dahil hindi pa naman tapos ang deliberasyon, umaasa raw si Robredo na mananaig ang nararapat sa ipapasang budget. Nananawagan din siya sa lahat na magmatsyag sa magiging proseso. Isinusulong din ng ilang kaparian ang pag-aproba sa proposed budget ng CHR. Mahalaga raw kasi ang tungkulin itong depensahan ng karapatang pantao at ang demokrasya. Ang desisyon daw ng Kamara ay nagpapahiwatig na walang halaga ang buhay. Bilang mga nasa gobyerno, mandato raw ng mga opisyal na gawing mapayapa ang buhay at yaking ligtas ang mga Pilipino. Sa karapatan, nagprotesta ang grupong Philippine Alliance of Human Rights Advocates sa labas ng Kamara para kundinahin ang 1,000 peso budget. Sa tingin naman ni Senator Tito Soto, kaya binigyan ng maliit na budget ang CHR ay dahil sa labis umanong pamimintas nito sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Dapat na rin daw pag-isipan ni CHR Chairman Chito Gascon kung dapat na siyang mag-resign kung siya ang nagiging balakid sa budget ng CHR. Kung nagtatrabaho ka doon, pintas ka ng pintas, ang magandang sigurong kilos ng CHR, yung mga insidente, yun ang asikasuhin nilang. Siguro naman dapat mag-isip-isip na si Chairman na siya ang nagiging balakid para doon sa entire commission. Si Senator Manny Pacquiao naniniwala naman daw na kailangan ng bansang CHR pero huwag daw sana itong magpagamit sa mga politiko. Naniniwala pa rin ako dyan. Dapat mayroon tayo kasi hindi naman din maiwasan na may mga inaabuso rin at may naaabuso. So kailangan din yan. No? At, pero huwag naman yung gagamitin o magpagamit sila ng mga politiko. Bago ang pagtapyas sa budget ng CHR, sinabi ni Pangulong Duterte pagkatapos ng kanyang State of the Nation address na dapat nang buwagin ang CHR. When the time comes, yung CHR, yung opisina dito, you are better abolished. Sabi ni House Minority Leader Danilo Suarez, pwede naman daw magbago ang desisyon ng Kamara sa isang kondisyon. If he will stay there, we'll stand pass on our 1,000. Pero pag magre-resign siya, siguro i-reconsider namin yung position ng budget ng Commission on Human Rights. Pero sinabi na ni Gascon na wala siyang balak magbitiw sa pwesto. I cannot
resign my office is to do so would weaken the institution itself. Hindi pa naman tapos ang laban dahil bumabalangkas din ng sariling bersyon ng budget ang Senado. Paghanda na ito pag-iisahin ang dalawang bersyon sa Bicameral Conference Committee na dadaluhan ng mga congressman at mga senador bago ito papirmahan sa Pangulo. Ngayon pa lang, may mga senador nang nangako na ipaglalaban ang budget ng komisyon. Tulad ni na Senador Ping Lacson, Cheese Escudero, Kiko Pangilinan at Nancy Binay. May nabuo ring kampanya sa social media ang mga dismayadong netizens na handa raw mag-donate para mapondohan ang pagbabantay ng CHR para sa karapatang pantao. Masaya ang CHR sa mga reaksyong ito, pero kailangan muna raw nilang pag-usapan ang magiging proseso. Donations are legal, but we have to be conscious of the fact that we are a government agency. We have to be very careful in going about receiving donations, because even if these are donations, the fact that we are a government agency, the manner of spending this money and receiving this money, we'll have to go through a system of, you know, accounting. Maliban sa CHR, 1,000 pesos din lamang ang ibinigay na budget ng Kamara para sa Energy Regulatory Commission at sa National Commission on Indigenous People. Maki Pulido, GMA News.